Kami po eh nanonood ng mahigit na 2 oras yata yun eh, dahil binigyan ng 1 oras para mag-appear maghintay, si no? VP Sara. Kayo din po ang sponsor po na, nitong budget ng OVP. Would that be correct, sir? Yes, that's correct po, Sir Peter. I'm the sponsor. Yes. Of the budget, yes po. And yes, I took note of the fact na you said kayo po ang pinaka nalulungkot sa mga pangyayari. Now, the question is, ano po ang mangyayari? Ano ang susunod na pwedeng mangyari? Magkakaroon po ba ng pangatlo pang budget hearing sa committee level ng Office of the Vice President? Wala na po. Na-terminate na nga po yung budget briefing ng Committee on Appropriations. In fact, ang alam ko po is today, magkakaroon po ng Execom para dun sa pag-draft ng committee report. Okay. And in-expect po natin, baka next week po yan, mag-deliver na po ng committee report ang Committee on Appropriations. At dun na rin po yung simula ng mga budget deliberation, plenary debate po. So wala na pong continuation ng ating budget briefing patungkol sa proposed budget po ng opisina ng pangalawang Pangulo. Okay. So, ibig sabihin nito, ang sa susunod na diskusyon ay sa plenaryo na po? Plenaryo na po yan. Mag-deliver po ng committee report ang Committee on Appropriations with the recommendations kung ano po yung mapag-usapan sa Execom. Yun po ay aaksyonan. Ang plenaryo po, ang kabuuan po ng miyembro ng House of Representatives ang mag-aaproba at kung aksyonan kung ano man ang maging rekomenda ng Committee on Appropriations through the committee report that we are expecting to be delivered today, this afternoon. Congressman, yung pinag-uusapan kahapon, mainit na debate, yung tradisyon, di ba po, na wag nang pag-usapan, wag na nating kalkalin yung budget ng OVP dahil tradisyon nga ito. Kung ililipat na natin ito sa plenaryo, pwede pa rin ba nilang sabihin na tradisyon pa rin ito kaya wag na nating gawin kahit napakarami na ang pwedeng magdiskusyon tungkol dito? Well, ang yung tradisyon naman po sinasabi nila, yung time-honored tradisyon, nagbabangga po kasi yung puwersa din ng transparency and accountability, no? Mm-hmm. Tama po, may time-honored tradisyon po ang inoobserve, yung inter-parliamentary courtesy, pati nga po yung inter-branch courtesy afforded to the office of the two highest officials offices in the land, no? Mm-hmm. Kaso nga po, ang House of Representatives, ang una primordial concern really of the House of Representatives is to really scrutinize the budget. Ngayon, may mga cases kasi na nagre-raise ng objection. So of course, pag nag-raise po ng objection yan, ay bobotohan po talaga ng mayorya. The members of the majority. The members of the Committee on Appropriation. Ngayon, yung tradition po na sinasabi, talagang ano po yan, even before, mayroon din pong mga cases wherein may mga inter-parliamentary, inter-branches courtesy binibigay. Kaso nga po, mayroon talaga pong nag-o-object. So, this committee cannot proceed without resolving the objection first. So, kahapon, nakita po natin na mayroon nag-raise ng issue ng tradition and it was objected to. The motion was objected to. So, bumalik po tayo sa pinaka-basic po ng prinsipyo ng demokrasya that magbobotohan and majority, kung majority pong pinag-decidean is to proceed with the with keeping the tradition alive, for example, and then yun po yung mangyayari. Kaso nga lang, based on what we've seen yesterday, the Committee on Appropriations opted to exercise its primordial concern, which is to scrutinize the budget. Yes. Mm-hmm. Naglabas po ng statement, no, ang Office of the Vice President, na sinasabi niya na ibigay na niya lahat, na i-explain na niya ng maayos, even yung details nga po ng kanyang budget, pero hindi naman talaga ito nabusisi. Hindi din po siya nag-appear kahapon. Ngayon dadalhin sa plenaryo, sapat na po ba yung statement na inilabas ng Office of the Vice President at yung mga nakaraan niyang appearance para tayo ay makapagdesisyon sa budget ng OVP? Alam niyo po kung naging satisfactory lang po yung naging hearing, mukhang hindi na ho siya tatakbo ng pangalawa pa, no? Kung
kung satisfactory yung ano yung naging resulta ng unang pagdinig, no? So pangalawa, kaya nga po tayo ano ngayon, sabi ko sa na-mention kanina ni Sir Peter, medyo ako nalulungkot dahil opo. Pagdating po sa plenaryo, sigurado po yung mga katanungan at iko-connect ko na po ron yung yung sinabi niyo po, Ma'am Rica, na yung honor tradition ba i-observe pa sa plenaryo. Mukhang sa plenaryo kasi 300 po kami na miyembro, hindi naman po natin pwedeng gamitin yung time honored tradition to keep our members from from saying their piece or from asking pertinent questions, because we are talking not of a personal money but the money of the taxpayers' money basically. And we also want to make sure, and I'm sure many of the members will also want to make sure whether these funds allocated to each of the line items part of the program of each agency would be effectively utilized, no, at saka pupunta doon sa target niya. So ang sagot po talaga diyan is if it's satisfactorily addressed all the concerns, then I would not see any reason why we had to conduct another continuation or another round of briefing. Unfortunately, we did, and what happened yesterday was so at least on my part as a sponsor, I was hoping that the vice president, or at least one of her representatives, could join us and really answer some of the clarifications that the members wanted to be clarified with. So let's see what would happen in the plenary po, kung ano mangyari. But despite that, I will still sponsor and I will still defend the budget as allotted to the office of the vice president. I see. Okay. So yung pala ay wala na kayong option, being the sponsor, you'll have to defend the budget. Ano po? Pero that is correct. That is correct. Okay. It is part of our duty being one of the chairpersons of the Committee on Appropriations. So we have to really sponsor. Dahil lang gusto ko lang pong ipa-clarify sa ating taong bayan. Pag mag-open o sa open session po, hindi po pwede o maaaring magsalita ang hindi miyembro ng House of Representatives, yung elected, no? Kay presidente ka man o kay vice president ka man o kay ikaw ba ang Chief Justice of the Supreme Court, pag hindi po kayo elected member of the House of Representatives in its current in the current Congress, halimbawa 19th Congress, hindi po kayo maaaring magsalita. So ang magsasalita po para sa ahensya ninyo ay yung naatasang sponsor na magdi-deliver, magsponsor po ng kanilang budget. Congressman Adyong, we don't envy your job. Medyo mahirap po yan. I understand completely, yes. Okay, pero last point na lang po, Congressman, ano po. Sabi nga po ng ibang mga colleagues ninyo, respect begets respect, courtesy begets courtesy, di po ba? Ngayon, ang hindi maintindihan ng iba bakit ganon? Bakit binubusisi yung OVP tapos lahat ng courtesy at respeto binigay sa Office of the President? At sabi nga ng Makabayan Black, hindi na nga kami nakapagtanong kahapon Tapos ngayon... Hindi pa pagtatanong ngayon. Hindi dumating. Walang tatanungin. Opo. How do you react to that, Congressman Adyong? Well, in the first place, the budget of the Office of the President, wala naman pong notice or report from the COA. So there's no reason for to really dig deeper into the how they utilize the budget, no? Ang issue lang naman ng Makabayan Black is they want to know the official position of the President on matters relating to West Philippine Sea, on matters relating to the arrest of Kibuloy, on matters relating to it's more on the issues that is mga issues that are now nakikita natin on political political atmosphere of the country. So it does not necessarily connect with the budget that the Office of the President is proposing. Okay. Now in the case of kaya nga po yun ang sabi, kasagutan po ni Toby Tiangco, if it's about the budget or if there are concerns, legitimate concerns based on a valid report like from the COA, then we can open up the discussion about, kasi we're talking of budget, pero since there's none,
and we can discuss about the position of the Office of the President on matters that you want to be clarified with okay. the Philippine Sea and the plenary. Mm-hmm. So in the case po ang Office of the Vice President, meron po kasing a notice of disallowance na gusto nilang i-clarify. Pertaining dun sa budget, yung utilization mm-hmm. ng 2004 mm-hmm. budget, no, yung mga programa, an paano na utilize, ano yung utilization rate, kasi ang unang-unang tatanong mo diyan is yung utilization rate, ibig sabihin, do you have the technical manpower yeah. to implement effectively the programs that okay. you are proposing? Mga ganun, mga technical kasi pag-budget eh. Yeah, okay. So pag may mga report na ganun, talagang they will dig deeper into those areas of concerns. Yeah, more questions, but we'll leave it there for the meantime, Congressman. We appreciate your time, sir. Thank you for your insights. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel!